Noong September 14, muling ipinagdiwang ni Pinoy Big Brother All-in Third Big Placer Jane Oineza ang kanyang 18th birthday. Dinaluhan ito ng kanyang pamilya, malalapit na kaibigan sa showbiz at dating housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Ngunit naging mas espesyal ang gabi niyon dahil sa kanyang escort at manliligaw na si Geronte. Wala na rin ako maisip na ibang escort kung hindi siya. Tsaka, so, syempre, last option ako? Hindi. Ibig sabihin, ikaw lang yung option. Yeah. Ikaw lang. Syempre, super happy ako. So for me, it's an honor din na to be her escort dito sa special day niya. Super talaga ako, happy for her. Noong gabi ding yun, kitang-kita ang pagiging sweet ng dalawa sa isa't isa. Kaya naman hindi naiwasan ng The Boss na tanungin kung meron na nga ba silang pagkakaintindihan. May mutual understanding na ba between the two? Meron ba? Meron, magaling. Sana meron. Sa akin meron, di ko na sa akin. Ang pahayag na ito ni Jeron naging isang malaking usap-usapan. Kaya naman si Jeron agad klinaro ang kanyang mga sinabi. Di ano lang, her friends and yun lang, parang may mutual understanding na sa mga priorities namin and yung mga schedule namin. We just try to get to know each other better. Samantala, isa pa sa malaking isyong kinakaharap nila ngayon, ang di umano'y paninisi ng ilang fans ng DLSU Green Archers kay Jane dahil sa pagkatalo ng koponan laban sa UE Red Warriors noong September 10. Giit na mga nasabing fans, malas umano si Jane dahil sa unang pagkakataong nanood siya ng laban ni Jeron ay nagkataon pang natalo ang team nito. Agad namang sinagot ni Jane ang issue. Ayon sa kanya, nanood siya ng laro para kay Jeron at hindi para sa ibang tao. Pumunta naman ako para sa kanya, hindi para sa kanila. So, basta ako kung magaling siya maglaro, okay na. Proud ako sa kanya. Ipinagtanggol din ni Jeron ang nililigawan. Ayon sa kanya, wala namang kasalanan si Jane sa kanilang pagkatalo. Hindi naman totoo yun. Sinabi ko sa kanya, manood siya ulit para manalo. Oh, syempre, kawawa naman siya and sobrang hindi niya fault yun na natalo ko. Ewan ko lang paano magsipin may bay. Gaano nga ba kahalaga ang opinyon ng mga fans sa kanilang mga iniidolo? At paano nga ba dapat harapin ang mga celebrity pairs na may namumuong pagtitinginan ang ganitong klase ng issue?